Simula 2003, naglilingkod na bilang miyembro ng Board of Election Inspectors o BEI tuwing halalan si Teacher Roel Mape. Maraming beses na rin siyang umaapela na madagdagan ang kanilang allowance at benepisyo, lalo na ngayong may pandemya. Napakahirap yung sitwasyon ng isang guro na naglilingkod tuwing election kasi more than 12 hours to 17 hours yung oras na inilalagi namin sa loob ng school. Yung pangamba na syempre yung ilang oras na ilalagi namin sa loob ng presinto. Sa ngayon, maraming nagdududa at maraming nag-aalinlangan na mag-serve kasi nga syempre iisipin natin, no? Magkano ba ang matatanggap na honorarium ng guro ngayong election? Nakasaad sa Election Service Reform Act o ESRA na nasa 6,000 pesos ang honoraria para sa mga chairperson ng electoral boards, 5,000 para sa mga miyembro, 4,000 piso para sa DepEd supervisor at 2,000 piso naman para sa support staff. 1,000 piso naman ang travel allowance. Sa House Resolution 2181 ng ACT Teachers Party List nitong August 27, pinadadagdagan ng mga benepisyo na dapat tanggapin ng mga guro, pati na travel at food allowance. Yung allowance na hinihingi natin, yung dagdag na allowance, ay maliit na bagay na pagpapakita ng gobyerno na binavalue, pinapahalagan ng wasto, yung sakripisyo at yung pagharap ng ating mga teachers na magsisilbing bahagi ng fall election workers ay napaka-importante, no? Kaysa dun sa risk na kakaharapin. Kailangan tugunan ito ng COMELEC. At saka hindi tayo naniniwala doon sa kanilang sinasabi na kulang yung pondo, no? Kasi kailangan nila ipaglaban ito. Ayon pa sa grupo, dapat maayos din sana ng COMELEC ang pondo sakaling magkaroon ng medical issue, aksidente o emergency ang guro sa kasagsagan ng halalan. Kailangan matiyak na kung ang mga teachers ay magkaroon ng COVID-19 as they are performing their job as poll workers, ay sagutin ng buong-buo ng COMELEC yung mga involved na gastusin. Ayon kay James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC, malaking hamon ito lalo't malaki ang natapyas sa pondo ng COMELEC para sa darating na halalan. Sa ilalim ng ESRA, kailangan din aniyang magbigay ng dagdag allowance sa mga guro, pero hindi pa matiyak kung paano ito gagawin sa ngayon. Ang medyo nanganganib ngayon, yung wish list nila, no? Yung mga hinihingi nilang extra, no? And hinihingi nilang aumento, dagdag doon sa honoraria. Yun ang kailangan natin pagdesisyonan kung gaano kalaki yung dagdag na ibibigay natin. Una nang hiniling ng DepEd ang dagdag na 13 billion pesos sa pondo para sa mga guro sa eleksyon. Pero nasa 7 billion pesos lamang ang naaprubahan. Kung hindi talaga madadagdagan yung pondo ng COMELEC at nga, pinawasan pa, so kami sa bahagi namin, itutuloy namin natin yung House Resolution 2161. Mm-mm. Yung pag-inquire about the review of the honoraria and benefits. Talagang ipupush namin sa budget hearing na madagdagan yung budget ng COMELEC. Sa Martes, nakatakdang pag-usapan ulit sa Kongreso ang inaapelang dagdag budget para sa mga guro. Angel Movido, ABS-CBN News.